pinakabahay ng manok at yung mga poste at pinakahalige. Ano pang ginto? Dito tayo sa hardware. Ito, rangas. Journey ng pag-manuka na to. Itong colorant na to. Yo, what is up mga kasolido? Nandito tayo ngayon sa pinaka-ilayan natin kung saan ginagawa at sinisimula na yung ating pinakabahay ng manokan. And pupunta natin ngayon yung ating pangmatindihang manokan. So ito, let's go! Sabi mo mag-subscribe. Mag-subscribe kayo sa amin ha, ng talagang tuloy-tuloy. Wala pang ginto. Saan? Wala pang ginto. Wala pa. Mamaya pa yung lalabas. Yo, what is up mga kasolido? So, bale, this is the day 2 ng ating pangmatindihang manukan na ginagawa nga natin dito. And yun nga, sabi nga natin, yun. Pero yun nga ng mga kasolido, makikita nyo yan, napakaangas. Nagawa na yung mga poste, nagpo-poste sila ngayon. So, this is day 2. And tingnan natin kung napamatindihan na pwede mangyari. Let's go! Ha! Solido. Today is the third day ng ating pagmamanok or ang ating pagpapatayo ng pinakabahay ng ating Rhode Island Red Chicken. At yun nga, napansin nyo, meron na tayo mga poste at pinakahalige at pinakapaglalagyan ng pamakuan. So yun nga, mga kasolido, is magkakaroon tayo ng pangmatindihang manukan. And yun, abangan natin kung ano pa mangyayari. This is the third day update. Let's go! Yo, what is up mga kasolido? Bale, nandito tayo ngayon sa labas at kakagaling ko lang sa jogging. Kita nyo naman, ako sapatos po tayo. At yun, pupunta tayo ngayon sa tinatawag nating hardware. Bili tayo materials natin for sa ating manukan. Para sa manukan natin, para all good na. So, bibili tayo ng semento, buhangin, tsaka yun. Yung ating semento, guys. So yun po na mga kasolido, na-order na tayo ng ating mga semento, buhangin at saka hollow blocks. Dahil yun ang pamatungan ng ating manukan. And yun, dito tayo sa hardware. Ano? Shout out kay ate. Yeah. Away ka ng konti. Okay. Today is the fifth day of ang ating journey sa pagpapagawa ng ating bahay ng manukan. Kung napapansin nyo, meron tayong tinatawag dito ng pangmatupitang mga yero-yero. And kung napapansin nyo, dito tayo mga kaibigan. And yun nga no, mga kasulito, kung napapansin nyo, nasa 50% na siguro to ng ating manukan, no, ng ating bahay na to. So bale, pamansin nyo, meron na siyang unang bubong. So tara dito sa loobang to. This would cater more than 100 chickens. And then, kung mapansin nyo, meron dito semento kasi dito dating ano, pinaglagyan dati namin, nag-alaga kami ng baboy. And now, we chose it to be a hen house or pen house. At yun, sana subaybayan nyo ako sa ating journey ng pag-mamanukan na to. Tara, sumahan nyo ako. Let's do the chicken doodle. Let's go! No stop shot. Okay, Bilag. Sino ninyong gustong shoutout? Si Erin Pasha. Ano naman ang iyong mensahe kay Erin Pasha? Anong iyong mensahe? Magpakabait siya sana. Yeah. I see ya. Tan. I see ya.
up mga kasolido? So bali nandito tayo ngayon sa loob ng Manokan kung saan nakikita nyo naman. Ayun o, may minerder tayo. Basta yun mga kasolido, kung bakit meron tayong pulang ganito is dahil nagbibintura tayo ngayon itong mga yero. Ayan, pinipinturahan natin ng pula dahil meron tayong trivia dyan. Bakit red ang nilalagay natin? At syempre, bilang pampatibay na din. So tara, pag-usapan natin yan. Let's go! And so yun nga ng mga kasolido, so bale, kung nagtataka kayo, bakit nga ba pinipinturahan natin ng color red itong yero or kulungan ng manok? So kung magtataka kayo nga, ayun, ang isa sa dahilan is syempre, itong color red na to ay Boysen na primer. Kumbaga ito yung pinaka metal primer na nilalagay bago pinturahan ng isang metal. Ngayon nga ng mga kasolido, kapag ka ganito, dagdag tibay siya. Kasi yung ginamit naming yero dito sa kulungan ng manok is used na. Kumbaga, luma na, though pwede pa, nagamit pa naman namin. Ngayon, ang kagandahan nito, mas nagiging dagdag tibay siya. Kung nakikita nyo dito sa bandang likod, medyo mas solid siya tingnan, no? At sa totoo lang talaga, nagbibigay at dagdag tibay din talaga to sa mga metal. Para iwas kalawang, iwas sira, at hindi ganun kagastos. At isa pa dito mga kasolido, kung bakit nga pala color red yung nilalagay natin. Kasi mas nagiging motivated daw, no? As per sa mga napapanood ko sa mga YouTube, na mas nagiging motivated daw ang manok. So may psychology or sa brain ng manok is kapag may nakikita daw silang red, mas nagiging productive daw sila. Or mas nagiging motivated sila para mangitlog or mag-produce ng mag-produce. Which is great yon sa ating mga nagbi-business na mga manukan. Kasolido, bale, naghahalo tayo ngayon ng 7 for disinfectant and at the same time pampatayin ng mga hanip sa ating manukan. Yo, what's up mga kasolido? Today, we will be disinfecting and papatayin natin yung mga peste-peste like hanip, mga guyam, kuwite, blanggam, kahit ano pang mga hayop-hayop at insekto na nasa ating manukan. At yon, shoutout kay ano, kay Janjan. Janjan, pwede si Janjan. Kita ka si Janjan? Pwede ka si Janjan. Pwede si Janjan. Pwede ka si Janjan. So yon, bale ito ngayon ang ating Bomba 3000 kung saan it is by Osatu. Kung saan ito ay isa sa pinakamagandang sprayer sa balat ng lupa. At yun, nalaman ko na to ng 7. 7, baka naman. Baka pwede kang maging 8. Tapos, yun. Tara, let's go. Puna tayo ngayon sa manual. At yun nga no, mga kasolido, nandito tayo sa ating manukan kung saan ispray nga natin ito at didisinfect lahat-lahat para malagyan natin ang manok. Tara, pasok tayo sa loob. So yun nga no mga kasolido, bali tapos tayong mag-disinfect at saka mag-lagay ng mga insecticide sheet.